dilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay gala sa Diyos na sa ating ay lalang. Tanay inakoniat hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan na magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na yon, sinabi ng mga Israelita, kailan pa ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman walang makain kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bedelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambayanan na nakatayo sa pintuan ng kanika nilang tolda. Nagalit ng labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises sa Panginoon, bakit ninyo ako isinuong sa ganitong kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganitong karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaan mag-isa. Napakalaki ng gawaing ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin niyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din, kaysa maghirap ng matagal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ngunit ang bayang ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang tangi kong hangad, sana'y ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Silang namumuhis sa akin na popoot ay magsisiyuko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Tumayo na po ang lahat. Tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit. Nang dapit hapon, nang lumapit sa kanya mga alagad, sinabi nila, ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili sila ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangan umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, lilima po ang tinapay at dadalawang isda natin. Dalhin niyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay yon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno lang 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at bata. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno.
Pinabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Narinig natin sa unang pagbasa na bagamat pinalaya ng Diyos ang mga Israelita, bagamat ipinamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, kung natatandaan ninyo nung sila'y umalis na sa Ehipto at muntik na naman silang abutan ng paraon nang ibinuka ng Diyos ang dagat na pula para makatakas, makaalis ang mga Israelita at doon nilipol ang paraon at ang mga taga-Ehipsyo. Ngayon narinig natin na nagrereklamo na naman ang mga Israelita. Noong una, nagreklamo sila walang maiinom at binigyan sila ng tubig mula sa bato ni Moises. Ngayon, nagrereklamo sila, nagugutom sila, binigyan sila ng tinapay, ng mana, ang tinapay na galing sa Diyos. Pero ngayon, nagrereklamo na naman sila. Sana raw ay nakakakain sila ng isda, ng karne, ng pakwan, ng sibuyas, ng bawang. Kung mapapansin natin, mga kapatid, walang tigil na reklamo. Matapos matugunan ng Diyos, banibagong reklamo na naman ang mga taga-Israel. Siguro nga ho, napagod na si Moises. Nagsawa na. Kaya nga't sabi nga sa Diyos ngayong unang pagbasa, ano ba tong mga taong ito? Bakit mo ba ako isinugo sa kanila? Bakit ba ako ang pinili mo? Nagrereklamo na rin si Moises. Ako ba ang magulang nila? Hindi ko naman sila mang anak. Bakit ko pinoproblema sila? Diba minsan ganun din ang mga problema natin, mga panagoy natin. Hindi ko naman anak to, bakit ko po problemahin to? Hindi ko naman kayo kaano-ano. Bakit ako aabalahin ninyo? Kung kaya nga sa bandang huli, sa sobra sigurong bigat na ng loob ni Moises, sabi niya, kunin mo na lang ako, gusto ko nang mamatay. Nakita natin yung walang katapusang reklamo. At ganun din daw, no? Pag reklamo na reklamo, yung pinagre-reklamuhan, nagre-reklamo na rin. Para bang walang patid na lang. Huh? Kaya minsan sa bahay, pag nagreklamo isa, susunod na isa, nanganganak ng nanganganak ang reklamo. Pero nakita natin sa Ebanghelyo ang kabaligtaran. Kung maalala natin, pinapugutan ni Herodes si Juan Bautista na pinsan ni Jesus. Nalumbay si Jesus. Namigati. Kaya gusto niya sanang mag-isa. Kaya lumayo siya sa isang ilang na lugar. Pero ano raw nangyari? Sinundan siya ng mga tao. Hinanap siya ng mga tao. Dahil naghahanap ang mga tao ng tulong. Nagreklamo ba si Jesus? Sinabi ba ni Jesus sa sareno, gusto kong mapag-isa. Bakit nandito itong mga taong ito? Wala na akong panahon managhoy, malungkot. Pinuputakti ako ng mga taong ito. Nakarinig ba tayo ng reklamo? Hindi. Nung magdadapit hapon na, sabi ng mga alagad, nagre-reklamo, ang daming tao dito, saan natin papakainin to? Pauwiin mo na. Nagre-reklamo ang mga alagad. Nagreklamo ba si Jesus? Sinabi ba ni Jesus sa mga alagad? Ang dami na akong iniisip, pati ba ito sa akin yung paipapasa? Nagreklamo ba si Jesus? Hindi.
Mga kapatid, kung mayroon mang mabuting balita ngayon, sa isang mundo na walang patid ang reklamo, meron tayong matatakbuhan. Merong isa na puputulin ang paikot-ikot na reklamo sa ating paligid. Sapagkat hindi reklamo ang sagot niya sa reklamo, kung hindi awa at habag. Kaya tayo dumudulog sa Kanya. Kay Jesus Nazareno, lakas loob tayong binubuksan natin ang ating puso. Ngunit mga kapatid, sana hindi lang pagsusumbong ang ilatag natin kay Jesus Nazareno. Sana hindi yung walang patid na reklamo. Bagkus ang hilingin natin sa Kanya ay lubos na pagtitiwala, lubos na pananalig na sa binibigay sa atin ng Diyos, matuto din tayong makontento. Nakita natin sa mga taga-Israel, walang patid. Patapos pagbigyan sa isang bagay, iba na naman ang hinahanap. Naibigay uli na tugunan, panibago na namang hinahanap. Yun daw po ay nakalulungkot, kaya ang tagal nilang umabot sa lupang pangako. Walang kapatiran, hindi lang ang reklamo. Walang kapatiran ang kanilang kagustuhan sa buhay. Sana mga kapatid, matuto tayong maging bukas sa kalooban ng Diyos. At kung mayroon man tayong hinahanap, walang iba kundi ang Kanyang kalooban. Walang iba kundi ang Kanyang awa't habag. Walang iba kundi ang Kanyang karunungan. Opo, lahat tayo may reklamo sa buhay. Pero sana sa bandang huli, hayaan natin ang awa't habag ni Jesus ang magbigay kapanatagan at kapayapaan sa ating buhay. Minamahal ko mga kapatid, natitipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa Kanyang bayan, sa Kanyang pangangailangan. Ang ating tugon, Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. On. Ang simbahan sa buong mundo, naway sumaksi sa salita at gawa, sa pag-ibig at galingan ng Diyos, sa mga nangagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga lider ng mga bansa na may pinanghahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na maipamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon, wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Amang nasa langit, bigyan pansin kaming nangangailangan ng iyong habag. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at huwag mo kaming ipahintulot na mawalay sa iyo.
Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming sa iyong sanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, O sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo naming kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, nagabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya. Huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung lagi na lang kaming nagrereklamo, kung hindi kami nagpapasalamat, kung hindi kami natututong maging kontento, lalo na sa iyong mga biyaya. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang kordero ng Diyos nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Halik kayong mga napapagal, kayong nahuhaw sa mundo. Dali kong maituminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus, tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain, nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Halik kayong mga napapagal, kayong nabuhaw sa mundo. Dali kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, dugong binuhos alang sa tanan. Tanda ng pakikipag sa bayan, kanyang hinirang. Halik kayong mga napapagal, kayong nahuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyon tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, noodles, delata at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang tugon ni Jesus Nazareno sa mga maraming reklamo ay awa at habag. Hilingin natin na tayo rin ang maging tugon natin sa Diyos ay pasasalamat sa Kanyang mga biyaya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito
naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuluwalhati ka namin.